ako guys sa taas, sa rooftop. Pinasyal ko lang yung aming maliit na ato. Ito. Ika! Ito ang sa taas nila guys. Ayan. Ito ang kanilang rooftop. Takayin mo guys, ang init-init. Alas 6 na dito ng gabi. Mainit sobra. Ayan yung mga building doon. Ayan. Ayan, tapos ayan, below. Ito yung kwarto. Tapos ayan. Kita ko sa inyo guys yung ano yan, road. Ayan o. Oh. Welcome to Saudi! Yeah. Alam nyo guys, palubog na yung araw pero grabe ang init. Alas 6 na dito. Malapit kami guys ha, along highway kami dito. Ayan yung daanan. Ayan. Tapos doon sa likod, ayan yung mga empty na ano. Empty na lugar. So, mantakin mo guys kung yaan sa Pilipinas pa yan. Ang dami ng mga nakatira dyan. Tinayuan na yan. Kaya lang dito, wala. Ano din sila dito eh, disiplina din eh. Kapag hindi pwedeng tayuan, hindi talaga pwedeng guys, Taiwan. Kasi gobyerno, ano yan eh. May mga private din. Basta hindi mo siya talaga pwedeng galawin. Para yan sa kanila. At saka yun guys, so basketball ano. Yun, amo namin yun guys. Kasi doon naglalaro ang amo ko ng football. Kasi mahilig sila mag-football. At saka dito talaga guys, ang mga tao dito, sabi nila mga ano daw, mukha lang ha. Ang mga astigin pero hindi naman kasi naobserbahan ko dito kapag may aksidente na banggaan ng sasakyan ano sila humihinto sila, inaantay nila yung pulis, hindi katulad sa atin na hit and run ganun sa atin, tapos kung hindi nag-aaway yan ang mahirap sa Pilipino, walang pagkakaita. Dito guys, pag na-aksidente yung bawat sasakyan, humihinto talaga sila. Kahit saan man yan, basta humihinto sila. Hindi nila pwedeng iwanan ang isa't isa. Kailangan yun, ano, maghintay sila sa pulis. Bago, ayan, may, kasi sila may mga insurance. Alam ko sa Pilipinas, may mga insurance din. Kaya lang, siguro, mga nasobrahan ng mga talino kaya ganyan, umiiwas na lang. So ayan ang aking chiko. Kasi itong aming aso na ito, ano po, kailangan 3 times siyang ilabas. Alas 10 ng umaga, alas 5 tsaka alas 10 ng gabi para hindi siya umiihi doon sa loob ng laundry, hindi siya umiihi, hindi siya kumatay. Kaya dito guys, kami dito ang amin. Ito yung aming laundry, yan ang aming laundry. Ayan, ganyan, maingay siya guys kasi nga andito lahat yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Para yata yan sa aircon eh. So dito tayo guys sa laundry. Come. Ayan, dito na tayo guys sa laundry. So anyway guys,
dito sa Saudi, o makikita mo mga tao, kala mo mga rebelde, pero hindi. Itsura. Weh, itsura lang nila yon na kasi nga ang daming mga bangas nila dito, tapos mga bigote, kulang na lang yung ganyan, no, yung parang kambing. Pero hindi, ganun talaga sila, kasi ano sila, kingdom sila, diba? Ganun si Jesus, ang mga itsura nila para sa kanila. Tsaka dito guys, wala kami problema talaga dito. Lahat, sa amo namin, sa nanay, sa parents nila, sa nanay niya, sa mga kapatid niya, wala naman. Dati yun, meron, kasi medyo meron ditong pa-epal, kaya ngayon hindi na, wala na. Kumbaga kasi kami guys, kanya-kanya kami, kumbaga meron kami talagang mga amo-amo. So, apat silang magkapatid, tapos sa parents nila. Sa parents nila, meron talagang nag-alaga doon. Yun yun si ate. Tapos, sa panganay naman nila, yun ang maraming staff doon. Tapos, yung pangalawa naman, dalawa. Tapos, ako, sa amo ko, isa. Tapos, yung bunso naman nila, isa din, Indonesia. Tapos, yung isa naman, yung sa mga pinsan ng amo ko, na pumupunta rito sa gabi. So, ayos lang guys. Wala ako kaming problema dito. Okay lang. Masaya lang naman din. At saka, ang ano lang kasi dito guys, kahit matagal ka na, pero nahuhumsik din talaga kami. Kumbaga, namimiss din namin talaga ang mga anak namin. Hindi namin namimiss ang mga asawa namin, ha? Joke lang. Peace. Sayan. Peace lang. Hindi. Ano lang? Meron din pagkakataon talaga na namimiss din namin talaga ang mga anak namin. Especially ako, talagang namimiss ko talaga ang anak ko. Kasi nag-iisa lang ang anak ko. Tapos, kumbaga kasi dati, lagi kaming magkasama. Ang ama kasi niya, nagtatrabaho yan. So, kami lang lagi magkasama ng anak ko. May awa din ang Diyos na magkasama din kami niyan. Kailangan, kailangan lang talagang tiis lang talaga. So anyway guys, hayong malungkot kasi malapit na rin akong uuwi. Makikita ko na rin ang anak ko. 2 months akong magbakasyon. So basta uuwi din ako. Magbabakasyon ako. So anyway guys, maraming salamat. Mag-subscribe lang po kayo sa aking channel para lumago po yung channel ko. Tulungan nyo lang po ako na lumago yung aking channel, please. Basta nandyan lang kayo palagi, subaybayan nyo aking video, ang aking channel. Tapos tulungan nyo lang ako para lumago siya at mag video pa ako pag uwi ko sa amin, sa probinsya namin, sa Dumaguete. I-video ko rin sa inyo para makita nyo rin yung aming kagandahan ng aming lugar. So, maraming salamat at mabuhay tayong ulit. Lalo na po yung mga nag-vlog dito sa Saudi, mga OFW din, na mga kasambahay din. So, mabuhay tayo lahat. Okay, bye!